Magandang gabi mga Kaligit Tabay Kids. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako si Gandara, ang Kaligit Tabay Kids ninyo na maghahatid ng latest update and fresh happenings about sa TVJ and Legit Tabay Kids. But before that, nais ko po muna na napasalamatan ang mga nakikinig ngayon at nakatutok dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, don't forget to click the subscribe button. Nandiyan lang po yan sa baba and notification bell para maging updated at una po kayo sa mga nilalabas po nating mga balita. And pare naman sa masusugit po natin taga-subaybay, narito ang ilan sa mga napili po nating shoutout for tonight's video. So shoutout po dito kina Sir Romy Obispo, good evening sa inyo Sir Romy, magandang gabi, Vino Garcia and Nofol Angelo Gonzalez. Ayan, mukhang may mga bago po tayong subscriber guys. So welcome po dito sa aming YouTube channel. Mukhang ngayon ko lang po kasi nabasa ang pangalan po ninyo. Anyway, welcome po ulit and shout out po dito kay Miss Minty Shortcake. Ayan, magandang gabi. And kay Miss Jean De Hocus. Magandang gabi't maraming salamat sa patuloy at walang sawang pagsuporta. Mabuhay po kayong lahat. Samantala, dumako naman po tayo ngayon sa atin pong update na kung saan ay pumapatungkol nga po ito sa kaganapan kanina si EAT. At magbibigay nga po ako ka-OG ng ilan pong mga behind the scene sa barangay. Kapansin-pansin po kasi yung nakalagay na itbulaga. Grabe no? Hindi naman siguro lingid sa kaalaman ng mga nasa barangay. At siguro na-brief na po sa kanila yon na EAT ang nasa barangay po nila. Mamimigay ng papremyo at saya. Pero ang nakalagay pa din, pinaflex pa rin po nila ay ang itbulaga. Nakakatuwa guys, kahit po sa Facebook, ipinopost po nila itbulaga sa kanilang barangay. Meaning, para po sa kanila, ang itbulaga is TVJ talaga. Yun talaga ang nakatatak sa mga kamalayan ng mga tao at yun ang gusto po nilang tanggapin. TVJ lang ang itbulaga, kaya siguro po ganon. Nakakatuwa no? So makikita nyo nga po dito, Kaligit na vacancy ang pale timba na buhat-buhat ni ate. Na kung saan ay may nakalagay po dyan na itbulaga. Itbulaga po ang nakasulat yan. Sana malinaw po na nakikita ninyo, no? At kalinap ko na nga po yan para maging malinaw. So ito po ay talagang kanyang ipinapakita sa camera. Kung makikita po ninyo dito sa video, itinataas po talaga niya. Gustong-gusto po niya na i-flex na itbulaga po is TVJ. Nakakatuwa guys, saya no? Yung timba po sa taas, talagang hindi siya nangangalay ka-OG na itaas ito para mabasa po ng lahat. Mabuti na lamang po dito no, sa behind the scene ay kitang-kita po natin ito mga Kaligit na Records. Nakakatuwa na itbulaga pa rin talaga ang nasa puso po ng mamamayang Pilipino ay walang ibang itbulaga kundi ang TVG. Isang malaking sampal po ito para sa itbulaga ng taping at sa GMA 7. Kasi sanip pwersa na po sila ang GMA at ang taping. Pero ang mga tao ay baliwala. Ang gusto pa rin po nila, napakalinaw na TVJ pa rin ang kanila pong kinikilala. Hindi lang naman po dyan yung basihan. Kundi pati na rin po online at TV ratings, TVJ ang tinatangkilik, di ba? Nakakatuwa lang na talaga marami pa rin pong Pilipino ang hindi po basta-basta nauuto at meron pong paninindigan. Kaya naman samahan po natin ang TVJ hanggang sa huling laban po nila sa korte. Hanggang sa babawi po nila ang titulong itbulaga. Praying po guys na sana makamit na po nila ang kanila pong nais. Kasi ang habol na lang po dito ng TVJ is legacy. Sabi nga po ng iba, okay na sila sa titulong EAT. Dahil maganda naman ang kinakalabasan. Kahit hindi itbulaga ang pangalan nila, ang advertisers, ang commercials nag-uumapaw. Diba? Kasi TVJ yan
Pero iba pa rin talaga kapag nasa kanila ang titulong Itbulaga. Samantalang sabi naman dito sa komento ni Sir Manuel Poinse, Miss Gandara, bakit hindi na lamang maghintay ang mga bashers at mga kalabay ng TVJ at legit host The Recads? Maghintay kayo na magretiro ang TVJ kasi aminin na natin na hindi naman habang buhay nandyan sila. Kaya manahimik kayo. Ang ikatakot nyo kapag nagretiro na sila TVJ yung mga papalit sa kanila. Kaya nyo din bang talunin yung dapat? Yun ang dapat na paghandaan ninyo. So malamang po niyan na kung hindi po mga anak ng Tito Vic and Joey, sayang naman ano, sana po mga anak na lang ng Tito Vic and Joey. Pero po pwede rin po ang Jowa Pao na maging poste ng Itbulaga. Hindi imposible yan mga ka-legit guides. Pero syempre, wish po natin ang good health po sa TVJ at umabot po sila ng 50 years. Tama po, itong si Sir Manuel Ponce. Manahimik na lamang po ang mga bashers po na ito. Ang tagal po ng TVJ sa Itbulaga. And deserve po nila na manatili dito hanggat kaya po nila. Sabi nga po ni Boss Joey, hindi porket matanda na sila ay hindi na po pwedeng mag-host. Kaya pa nilang mag-host at the same time, yung mga ganyang edad, mas maganda po na mayroong ginagawa. Kasi mas lalo pong nanghihina ka-OG, no? Kahit naman po tayo, kapag wala pong ginagawa, talaga nanghihina. At saka kapag nasanay ka na po, ay talagang maiinip ka. Kaya tama lamang po na ang TVJ ay magpatuloy hanggat kaya po nila. And then, patungkol naman po sa mga new generations, nako, naniniwala po tayo na hindi pa rin po nila kayang pabagsakin ang mga produkto ng TVJ. Ang mga hinasa ng TVJ. Simentala, ayon naman po dito kay Edith Castellavi, maganda rin gabi sa iyo, karma nila yan. So, ito po yung pumapatungkol no, sa GMA Network na kung saan pati sila ay nadadamay sa kamalasan po ng taping kayan po sa mga netizen. Kasi ba naman, kapansin-pansin po na wala pong nanonood po sa kanila. Naku, hindi man lang po umaabot ng 1,000 ang kanilang live stream. Hindi kagaya po dito sa TV5 na talagang tinatangkilik lalo na yung mga palabas ng TV5 ngayon. Sabi nga po ay talagang palakas ng palakas po ang TV5. Lamon na lamon ang GMA Network. So, biruin niyo yun. Napakalaking istasyon. Million-million ang subscriber pero na unti-unti pong natatalo ng TV5. Kung nung May po ba yun? May 2023, top 2 ang TV5. Sana po sa sunod, mabalitaan po natin ay top 1 TV station na ng Pilipinas ang TV5 ni MVP. Simentala, ayon naman kay Romy Obispo, good evening Ma'am Gandara, siguradong malaking selebrasyon pag nagkataon, pag nabawi na ni Boss Joey yung titulo. And marami pong nagre-request na sana ang unang sigaw raw po ng TVJ ay sa Araneta. Para daw po talagang big celebration. Nakakatuwa sana po mangyari yan. And malamang nga po niyan ay si Boss Joey ang unang sisigaw ng Itbulaga na sa wakas ay nabawi rin po niya ang kanyang nilikha. Pero po pwede rin ka OG na hindi na ito masigaw ni Boss Joey dahil tumutulo na ang kanyang luha. Baka ang ending ay si Tito Sena naman po ang sunod or ang sumigaw ka OG kasi si Bossing ay nadadamay talaga kapag ka umiiyak po si Boss Joey. So, kayo po ba? Ano ang inyong say hinggil po dito sa mga updates po natin ngayong gabi pa? Comment lamang po sa baba, guys. Lalo na sa mga napag-usapan po natin ngayon.
So yun lang po muna na mga ka-OG ang ating update ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell para sa mga susunod pa po nating updates. Hanggang sa muli mga ka-OG.